From video editing to becoming a pro makeup artist, yan si Ria de Guzman. At dahil sa kanyang HD makeup skills, isa rin siya sa most in-demand sa wedding scene. Almost 8 years akong full-time editor for mga pelikula, sa regal, yan. Tapos siguro dumating yung time na nagsawa na ako sa ginagawa ko. Tapos parang na-burnout na ako kung ano yung everyday routine na ginagawa ko. Editing, puyat. So, syempre, minsan pagka medyo nagmamatured ka na, hindi na kaya ng katawan mo yung everyday puyat na mga 3 days kang walang tulog. Siguro mag-power nap ka lang para lang makapag-isip ulit ng bagong concept for editing. Tapos, nung time na yon, meron akong friend na editor din siya, pero nagme-makeup na siya. So, sabi niya sa akin, gusto mo turuan kita mag-makeup? Sabi ko, sige, mukhang enjoy naman eh, kasi siya, nag-enjoy siya sa mga ginagawa niya. Sabi ko, sige, mag-workshop tayo. Every session namin, may model kami. So, sabi niya sa akin, huwag kang kumuha ng model na maganda. So, sabi niya, yung hindi kagandahan at hindi ganun kakinis ang mukha. Sabi ko, parang hindi pa yata yung time na ngayon, hindi pa ito yung oras para ma-pressure ako na gagawa ng maganda, hindi maganda. Kasi syempre, hindi ko pa kaya. Sabi niya, hindi, kailangan mo masanay kasi hindi naman lahat ng clientes maganda yung skin, maganda yung itsura. So, kailangan mo talagang, dyan masusubok yung talent mo na para i-enhance yung beauty nila. Sabi ko, sige, game. Hanggang sa parang nung hands-on na namin, naiiyak ako sa hirap kung paano ko siya papagandahin. So after workshop, karoon ng isang project yung company na pinapasukan ko na production house. Kailangan niya ng makeup artist. Nung time na yon, yung nagturo sa akin, yun yung kinukuha nila. Pero that time, hindi siya pwede. Ang unang kliyente ko is isang corporate account. Early 2011, sabi ko, gusto kong i-cater ang bride. Bukod sa less pressure, less hassle, at mas ma-enjoy ko yung ginagawa ko, papasok ako sa wedding. Madi-differentiate ko yung wedding makeup or yung bridal makeup sa mga film. Magkaiba talaga siya. The basic look lang is natural. Importante, hindi sila shiny, hindi sila oily tignan. So, babantayan mo lang lagi yung pawis. So, talagang sisigawan ka lagi ng mga staff, makeup, retouch, ganyan. Kasi una-una, yung mga artista, sobrang effortless naman, makikinis na yung mukha nila, hindi naman na sila ganun ka, dapat lagi na makakapal. Compared to weddings na hindi mga artista, iba siya talaga eh. Kasi una-una, photoshoot. Sa wedding kasi, kailangan lahat ng detalye sa mukha makita mo, from kilay, to mata, lips, dapat define siya eh. Hindi siya yung basta makeup lang. Kasi kadalasan, lalo na ngayon, ang mga cameras natin sobrang sharp, diba? So, lahat ng detalye, lahat ng flaws natin sa face, nakikita agad eh. Ako mas ina-advise ko talaga na i-trial muna sila. Hindi yung bigla na lang tayong mag-makeupan. Makikita namin agad yung look na babagay sa'yo. Pagdating sa wedding, almost perfect. 99% perfect na yung look niya. Dapat mo lang i-enhance yung feature ng bride. Lalo na sila, gusto lang nila, ang look nila parang fresh lang. Kahit gano'n sila ka-stress, dapat mapalabas mo yung natural look nila. May background ako as editor. So alam ko yung tamang kulay. Kaya ako, every weddings ko, nag-photo shoot ako ng before and after. Using same camera ng mga professional photographers. Gusto ko siyang i-test shot para bago ko i-turn over sa mga photographers, alam ko na kung ano yung tamang kulay. Natural lighting lang lagi ginagamit ko. Siguro ang advantage ko sa ibang makeup artist, may konting knowledge ako sa photography at saka sa lighting, so alam ko na yung tama. So kailangan pag gumawa ka ng natural makeup, mas define pa rin siya, pwede mo pa, kailangan i-contour mo pa din siya. So, kahit tamaan siya ng ilaw, light pa rin siya lalabas, pero parang sa personal, akala nila ang kapal-kapal. Kasi yun naman ang
ang habol natin, yung final output, diba? Parang nasa photo, ang ganda. Sa video, maganda. So, siguro yun ang ano ko, napapansin ko sa sarili ko compared to other makeup artists.